Manalangin po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa huling panahon na itinakda ng Diyos, kami ay una ninyong tinawag at iniligtas mula sa maraming tao, ibinukod mula sa masama at mapangalunyang mundo bilang mga banal. Salamat po sa paggabay ninyo sa amin sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makapamuhay kami ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa natitirang bahagi ng aming buhay. Sa oras na ito, kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat at nagtitipon sa harapan ng Panginoon. Nagpupuri sa kanyang biyaya, nag-aaral ng salita, at nagkakaroon ng fellowship. Kami ay naniniwala na kasama namin ang Panginoon sa oras na ito. Masdan po ninyo ang bawat isa sa amin at hawakan sa pumamagitan ng maawaing kamay ng Diyos. Tulungan kaming mamuhay sa natitira naming buhay na hindi kahiya-hiya bilang mga anak ng Diyos. Naway kumilos ang Panginoon sa pumamagitan namin upang maipangaral ang dakilang pag-ibig at walang hanggang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa mga kaawa-awang mga kaluluwa. At sa bawat araw ay maraming kaluluwa ang maligtas. Sa maraming iglesia sa buong mundo at sa lahat ng mga kapatid na nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng may hirap na sitwasyon. Hawakan niyo po sila sa pumamagitan ng salita ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maipangaral nila ang Ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang. At maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Pakiusap, bigyan niyo po ng lakas ang mga may sakit at may hina, at bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makapaglingkod pa sa Panginoon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kinakailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran, higit nawa naming maunawaan ang banal na kalooban ng Diyos, ang salita na gustong ituro ng Diyos sa oras na ito. Gabayan po kami ng Panginoon upang kami mabago sa araw-araw sa pamamagitan ng inyong salita at palakasin ang aming panloob na pagkatao upang mamuhay bilang karapat-dapat na mga anak ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, Mateo. Mateo chapter 5 verse 1 to 10. Mateo chapter 5 verse 1 to 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa biyaya ng Diyos, ang ating spring retreat ay natapos noong nakaraang linggo ng maayos. Nakita natin ang maraming bagong ligtas na tao. At nagagalak tayo. Nananalangin tayo ng magkakasama. Ipinangaral natin ang Ebanghelyo ng magkakasama.
at maraming ligaw na kaluluwa ang naligtas. Maraming salamat po sa inyo na mga nanalangin, nagsakripisyo at nakilahok. Ngayong linggo ng umaga, pag-aralan natin ang Sermon sa Bundok na matatagpuan sa chapter 5, 6 at 7 ng Ebanghelyo ni Mateo. Gusto ko nga patuloy na pag-aralan ang mga salitang ito. Napag-aralan na natin dati ang mga salitang ito, ngunit napakatagal na kaya hindi ko na maalala. Ngunit habang tinitingnan kong mabuti ang mga salitang ito, mas napagpala ako. Kaya nagpapasalamat ako. Kaya habang pinag-aaralan natin ang mga salitang ito, sana ang lahat ay maisaulo ninyo. Napaka-importante na magsaulo ng Biblia. Nagsasaulo tayo ng isa o dalawang talata tuwing linggo. Ang ilan ay may kumpiyansa sa pagbigkas na nakataas ang ulo, na gaya nito. Samantalang ang iba, nandadaya. Pasensya na ha, sinabi ko na nandadaya kasi nagbabasa. Gayunpaman, napakahalaga ng pagsasaulo. Importante ito. Sa mga awit 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. At sa Colossians 3:16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Upang ang salita ng Panginoon ay manahan ng sagana sa ating puso, kailangan nating basahin, pakinggan, at isaulo ang salita. Kung marami kang kabisado, para kang isang sundalo na pupunta sa digmaan na may sapat na sandata. Ikaw ay gaya ng isang sundalong papunta sa digmaan na may maraming dalang pana at palaso. Ang isang tao na may sapat na palaso ay magagawang patamaan ng kaaway. Hindi ba't mahirap sumalakay kung hindi sapat ang iyong palaso? Kaya sa Efeso chapter 6 verse 17, tagluyin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa loob natin at tinutulungan niya tayo na makipaglaban sa Diablo. Ngunit ang Espiritu Santo ay kumikilos lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kagaya ng isang heneral na walang magagawa kung walang sandata, mahihirapan ang Espiritu Santong kumilos kung wala tayong salita ng Diyos. Kaya napaka-importante sa atin na mag-aral ng Biblia. Nakikilala natin ang Diyos at nauunawaan natin kung ano ang ating kalagayan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. At sa pamamagitan ng Biblia, nauunawaan natin ang biyaya ng Diyos at naligtas tayo. At pagkatapos maligtas, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa ating puso at nagbabago sa atin araw-araw. Sa Juan 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya habang binabasa, pinapakinggan at isinasaulo natin ang salita ng Diyos, binabago nito ang ating puso upang maging malinis at banal araw-araw. Kung hindi tayo kakain, mawawalan tayo ng lakas. At kung wala tayong lakas, hindi tayo makakapagtrabaho. Kaya naman, kapag gutom tayo, hindi ba tayo naghahanap ng pagkain? Gayunpaman, sa Job 23 verse 12, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Dapat nating mithiin ang salita ng Diyos ng higit kaysa pagkain. Sa Matthew 4:4, nang si Jesus ay tuksohin ng Diablo, sinabi niya, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang puso natin ay binabago sa pamamagitan ng salita. At ang pagsunod sa salita ng Diyos ang dapat pinakamahalagang pagkain natin. Ngunit kung hindi ka mag-aaral, magbabasa o magsasaulo ng Biblia, at kakaunti ang salita ng Diyos sa iyo, magiging mahirap mamuhay bilang Kristiyano. Kapag may hinaharap kang mga pagsubok o kahirapan,
Tinutulungan ka ng Espiritu Santo na magtagumpay sa mga ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya paano mo madadaig ang mga ito kung walang salita ng Diyos? Kapag may kasakiman, sabi sa Exodo, huwag kang mag-iimpot. Kapag napupuot, sabi sa unang Juan, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Pag nagagalit, sabi sa Santiago, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya sa oras na yon, ipapaalala sa iyo ng Espiritu Santo ang mga salitang kailangan mo. Sinabi ni Jesus na kapag dumating ang banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ipapaalala niya sa atin ang mga salitang narinig at natutunan natin, kahit na limot na natin. Kapag kinailangan natin, ipapaalala niya ito. At sa pamamagitan ng kanyang salita, binibigyan niya tayo ng lakas at tinutulungan tayong madaig ang lahat at mamuhay ng matuwid. Kaya hindi mo dapat pabayaan ang pag-aaral ng Biblia. Kung hindi, hindi ka makakapamuhay bilang Kristiyano. Para sa mga hindi ligtas na tao, ayon sa Kawikaan 19, hindi mabuti ang walang kaalaman. Paano maliligtas ang tao kung wala siyang kaalaman sa salita ng Diyos? At kung sabi ng doktor sa pasyente, inumin mo ang gamot na ito, pero ayaw niyang inumin, paano siya gagaling? Kahit na pagkatapos mong maligtas, hindi mo dapat pabayaan ang pag-aaral ng salita. Dapat mo itong basahin araw-araw. Kahit na ayaw mo, kailangan mong magbasa ng kahit na isang chapter. Mabilis lang magbasa ng isang chapter. Kailangan mong magbasa ng dalawa, tatlo, o apat na chapter. Makabubuti kung higit pa. Subalit, wag naman sobra-sobra, baka wala nang pumasok sa isip mo. Hindi ka pakinabang ang magbasa ng labis ng minsanan. Sabi ng iba, ilang beses na daw nabasa yung Biblia ngayong taon. Pero iniisip ko kung naintindihan ba talaga nila yung nabasa nila. Sabi sa Isaiah 34, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Saliksikin, ibig sabihin ay basahing maigi, paulit-ulit na pag-isipan, pagnilay-nilayan, araw at gabi. Hindi ipikit ang mata at umupo ng mabuti, kundi iugnay ang salitang iyon sa iyong puso at buhay. At pagkatapos, ang Espiritu Santo ang magpapaunawa at gagabay sa iyo. Kaya dapat nating pagbulayan ang mga salita ng Biblia araw at gabi, palagi, kahit nasa biyahe. Huwag lang pera at wallet ang dalhin mo, pati Biblia magdala ka. Kung yung malaking Biblia ay mabigat para sa iyo, magdala ng maliit, ngunit tiyakin na magbasa araw-araw. Kung mapagtanto mo na hindi ka pa nakakapagbasa ngayon, bumangon at magbasa ng ilang chapter bago matulog. Kailangan mong sanayan ang iyong sarili na magbasa ng Biblia araw-araw. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kahit pagkatapos maligtas, kailangan nating patuloy na matuto mula sa Biblia. Paano sila makikinig kung walang mangangaral? Ang iglesia ang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay itinuturo at natututunan. Ang pangunahing layunin ng ating pagtitipon ay upang tanggapin ang pagtuturo ng salita. Kapag tayo ay nagtitipon, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya sa unang Juan 2:27, kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Sa makatuwid, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo sa loob ng church. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon, para tanggapin ang pagtuturo na iyon. Ito ang unang layunin. Sa tuwing tayo ay nagtitipon, nakikinig tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin at tumatanggap tayo ng pagtuturo. At dapat nating tuparin ang mga salitang napakinggan natin. Mayroong pagpapala kung susundin natin ito sa abot ng ating makakaya. Ang pagkikinig at pagkaalam na walang pagsunod ay walang idudulot na pagpapala. Ang pangakong pagpapala ay nasa pagsunod sa salita. Sila na nakikinig at lumilimot ay hindi tumutupad sa salita, niloloko lang nila ang kanilang sarili. Kaya mapapalad ang tumutupad sa mga salita ng propesiyang ito. Sabi ni Jesus sa John 13,
Nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Ang pangakong pagpapala ay nasa pagsunod sa salita. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kung igagalang mo ang iyong magulang, magiging mabuti ang iyong kalagayan sa mundo at mabubuhay ka ng malusog at mahaba. Ang lahat ng ito ay pangako, merong pagpapala sa pagsunod. Ang mga tao ay naghahangad ng pagpapala pero ayaw namang sumunod. Silang nakikinig sa salita, ngunit hindi tumutupad, ay hindi dapat umasa na tatanggap sila ng pagpapala. Hinahayaan ng Diyos yung mga hindi ligtas na tao sa mundo na mamuhay sa sarili nilang pamamaraan. Bakit? Kasi kapag sila'y namatay, hahatulan sila papunta sa impyerno. Gayunpaman, hindi papayagan ng Diyos ang mga ligtas na tao na mamuhay ayon sa sarili nilang paraan, alam mo ba? Kung susunod ka, pagpapalain ka niya ayon sa pangako. Ngunit kung susuway ka, magbibigay siya ng disiplina. At kung magpupumilit kang sumuway at malala na ang iyong kaso, pwede mo itong ikamatay. Nangyayari talaga ang ganito. Kaya nga, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi lamang isang formalidad. Dapat itong seryosohing mabuti. Ang Diyos ay nagpapakita at nagsasalita sa oras at lugar na ito. Ang Bibliyang ito ay salita ng Diyos. At sila na nagpapahayag nito ang kinatawan. Sila'y mga tagapamagitan. Kaya nga, ang mga mangangaral, hindi sila nagsasalita upang talakayin ang tungkol sa politika, pilosopiya o mga moral na paksa. Ang responsibilidad nila ay ihatid ang salita ng Diyos sa paraan na madaling maintindihan. Kaya binasa natin kanina ang Matthew chapter 5. Kung paulit-ulit natin itong babasahin, natural lang na maisasaulo natin. Kaya nga patuloy nating babasahin ito. Hinihikayat ko kayo na basahin din ito ng malakas sa bahay ninyo. Kung babasahin mo ng malakas, maririnig mo rin ang iyong binabasa at makakatulong sa pagsasaulo. Kaya umaasa ako na gagawin ninyo ito. Nang nakaraan, pinag-usapan natin ang Matthew chapter 5, verse 3. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Dito, merong walong pagpapala. At ang una ay mapapalad ang mga dukha sa Espiritu na ating tinalakay. Ano ang ibig sabihin ng pagiging mapalad ng dukha sa Espiritu? Ang mga taong mayaman sa mga material na bagay ay pwedeng maging mayaman sa Espiritu. Iniisip nila na dahil sa pagkakaroon ng maraming pera ay magagawa nila ang lahat ng bagay. Ngunit ang pagiging dukha sa Espiritu, gaya ng binanggit sa Ecclesiastes 5:15, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. At sa unang Timoteo 6:7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala din naman tayong mailalabas na anuman. Tulad ng sinasabi sa mga talatang ito, dumating tayo sa mundo na walang dala at aalis na walang dala. Gaano iyon karukha? Wala tayong dinala sa mundo at wala tayong madadalang kahit na ano kapag umalis tayo. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang mga tao ay dumarating na walang dala, ngunit sinusubukan nilang umalis na may mabigat na karga. Sinusubukan nilang dalhin ang kanilang makakaya. Ang ganitong mga tao ay hindi dukha sa Espiritu. Sa Lucas 16, merong kwento tungkol sa isang mayaman at mahirap. May isang mayamang tao na araw-araw nagpipista ng marangya, nakadamit ng magagandang damit, nagpapasasa sa maraming pagkain, at araw-araw nagpipista. Sa kabilang banda, may isang pulubi sa labas ng kanyang pintuan na nababalutan ng mga sugat. Maging ang mga aso, dinidilaan ang sugat niya. Tunay na nakakaawa ang tanawin na ito. Subalit, ang mayamang lalaki ay namatay at napunta sa impyerno.
Hindi tamang sabihin na lahat ng mayayaman ay sa impyerno pupunta. Ngunit marami talagang mayaman ang hindi dukha sa espiritu. Sa totoo lang, mahirap talaga para sa mayayaman na maligtas. Nakapag-evangelize na ako sa ilang mayayamang tao. Hindi madali para sa kanila ang maligtas. Bagaman sila'y naligtas, naging mahirap para sa kanila ang manampalataya sa kaligtasan. Kaya nga sinasabi sa Matthew 19:24, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag maghangad na yumaman. Ang aking karukhaan at kahirapan ay hindi ko itinuturing na masamang kapalaran. Itinuturing ko itong malaking pagpapala. Sa Lucas 6:25, kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. Kakaibang salita. Maaring iniisip mo na ang mayayaman ay pinagpapala at tumatawa. Subalit hindi ito totoo. Yan ay dahil sa mundong ito, dahil sa kasalanan, isinumpa ng Diyos ang mga tao upang magpagal at magdusa. Binigyan niya sila ng sakit sa panganganak. Kahit na pagkatapos manganak, sila'y naghihirap at nagdurusa sa buong buhay nila at umaalis na umiiyak. Ito ay nagsasalita sa katotohanan na sa mundong ito walang tunay na kasiyahan o pag-asa, alam mo ba? Gayunpaman, napakalaki ng kasakiman ng mga tao. Sila'y kumikilos na para bang mabubuhay sila ng libu-libong taon. Hindi ba't ang kanilang kasakiman ay nakakamangha? Kaya sasabihin ng Diyos sa gayong mga tao, hangal! Sa gabing iyon, ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ang mga tao ay talagang napakahangal. Kaya nga sinabi niya, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Nag-iipon sila ng kayamanan, at ang layunin nila sa buhay ay yumaman. Ngunit walang kabuluhan ang lahat. Ang mga may hirap ay nagsisikap na yumaman, at ang mga mayayaman ay gusto pa na lalong yumaman. Ang pagnanais nila ay walang katapusan. Subalit ang pulubing yon ay may pangalan, Lazaro. Ang mayaman hindi pinangalanan. Bakit may pangalan ng pulubi? Ang ibig sabihin ng Lazaro ay Diyos ang aking katulong. At sa mga awit 39, sinabi ni David sa verse 4, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. Kung ano ang sukat ng aking mga araw, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Napagtanto ni David kung gaano kaiksi ang buhay. Kaya sa verse 5, ang aking mga araw ginawa mong iilang mga dangkal. Sa paningin mo'y tulad sa walang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ang pagiging mayaman, pagtatagumpay, ang lahat ng iyan ay walang kabuluhan. Sa verse 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na nagkakagulo ng walang kabuluhan. Nagbubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Naunawaan ito ni David. Siya'y dakilang hari ng panahon na yon. Gayunpaman, ang mga tao, napakarupok na nila lang. Lumilitaw na parang anino, pagkatapos naglalaho. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako naghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ano ba ang pwede nating asahan sa mundong ito? Anong pag-asa ba ang meron dito? Ang aking pag-asa ay sa Panginoon lamang. Ang Panginoon ang aking buhay at pag-asa. Ano ang sinabi ni Solomon na nagtamasa ng lahat ng bagay na gusto ng tao? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Mula chapter 1 to 12 ng Ecclesiastes, ang salitang walang kabuluhan ay makikita ng 37 beses. Mababasa ng maraming beses. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kung naunawaan mo ito, ikaw ay dukha sa spirito. Mapalad ang gayong tao. Bakit? Ito'y isang kondisyon upang maligtas. Ang taong nagsisikap na masiyahan sa mga bagay ng mundo ay walang pakialam sa problema ng kanyang kaluluwa. Hindi nila iniisip ang tungkol sa Diyos. Wala silang panahon upang pag-isipan ang kabilang buhay.
At kapag malapit na silang mamatay, naku po, anong mangyayari ngayon? Meron ba talagang Diyos? Meron ba talagang kaluluwa? Meron ba talagang langit at impyerno? Sila'y lubhang nag-aalala. Subalit huli na ang lahat, wala nang pagkakataon. Halimbawa, may isang doktor na sumuri sa kanyang pasyente. Sinabi niya na yung pasyente kailangang maoperahan. Pero yung pasyente nagsa walang bahala. Ang sakit niya ay lumala. At huli na ang lahat. Wala nang pagkakataon. Mayroon ding mga tao na walang oras para pag-isipan ang tungkol sa kanilang espiritu. Napaka-busy ko. Wala akong oras para pag-isipan ang tungkol sa kaluluwa at buhay pagkatapos ng kamatayan. Nakakaawa ang ganitong mga tao. Kaya inuulit-ulit ko, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya pwedeng maligtas ang mga tao na dukha sa espiritu. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Hindi upang mabuhay sa mundo ng ilang dekada, upang magpagal, magdusa at magtapos sa kamatayan. Tinitingnan ng Diyos ang mga tao at sinasabing sila'y nasa karangalan. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang tao ay nasa karangalan, mahalaga, dahil sa kanilang spirito. Kung wala siyang kaluluwa, wala siyang pinagkaiba sa hayop. Kung hindi mo ito naiintindihan, kung hindi ito nauunawaan ng tao, siya ay magiging kagaya lamang ng hayop. Kaya sa Isaiah 49 verse 5, sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan. Tayo ay maluwalhati sa mga mata ng Panginoon dahil meron tayong espiritu. Kapag ang isang tao ay may uhaw sa kanyang espiritu, meron siyang tsansa na makapasok sa langit. Hindi ibig sabihin na sa langit siya pupunta, kundi mayroon siyang pangunahing kwalipikasyon na makapasok sa langit. Ang mayayaman ay malayo sa Diyos. Sila ay mga taong malayo sa kaligtasan, kaya huwag mo silang kaingitan. Silang tinatawag na matagumpay sa mundo, mga politiko, pasensya na, pero nagmamalaki sila na mayroon silang kapangyarihan. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kapangyarihan na magtatagal lamang ng ilang taon, di ba? Kung pagmamasdan natin sila, sila ay kagaya ng mga bata na nag-aaway-aaway. Pinag-aawayan nila yung parang isang laruan. Anong pinagkaiba? Kaya muli sa Mateo chapter 5 verse 4, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Bakit nahahapis o nagluluksa? Dahil ba sa wala silang pera? Dahil ba sa mahirap sila? Dahil ba sa may sakit sila? Hindi. Ito ay dahil sa nalaman niya kung gaano siya kamiserableng makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kaluluwa ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Subalit ang spirito ay patay dahil sa kasalanan. At kapag nalaman mo sa pamamagitan ng Biblia na sa impyerno ka pupunta pagkatapos ng kamatayan, ikaw ay nahapis o nagluluksa. Ito ay dahil sa kasalanan. Kaya mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. Ano ang kaaliwan? Sa Kawikaan 28:13, ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Sa Lucas 18, ang maniningil ng buwis ay pumunta sa templo at nanalangin, "Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." Ang mapagmataas na Fariseo ay nagsabi, "Nagpapasalamat ako dahil matuwid akong tao. Ang taong ito ay nasisihan sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na ang maniningil ng buwis ay isang miserableng makasalanan, siya ay inaliw nang siya ay pinatawad ng walang kapalit. Siya ay kinaawaan. Siya ay naaliw. Bakit? Dahil napatawad ang kanyang mga kasalanan. Siya ay naligtas." Ito ang kaaliwan.
Ang kaligtasan ay ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan, walang hanggang katubusan. Ang kaluluwa na nakalaan sa impyerno ay naging anak ng Diyos, tumanggap ng pag-asa na makapasok sa langit, ng buhay na walang hanggan. Mayroon pa bang hihigit na kaaliwan kaysa rito? Ang malungkot na pulubi ay magiging masaya kung bibigyan mo ng magandang bahay. Pero ito ba ay tunay na kaaliwan? Tunay na kaaliwan ba ito? Kung ikaw ay may malubhang sakit, maaaliw ka ba kung magkakaroon ka ng katanyagan at kapangyarihan? Siguro maaaliw ka pansamantala. Subalit hindi ito magtatagal. Gayunpaman, napatawad na ang ating mga kasalanan at tayo ay naligtas magpakailanpaman. Ito ang kaaliwan. Tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Naging mga anak ng Diyos at nagkaroon ng pag-asa na makapasok sa langit. Hindi lang yan, kundi pagkatapos ng kaligtasan, ang Diyos ay kasama natin sa mundo mula ng araw na tayo'y naligtas hanggang sa makapasok tayo sa langit, kasama natin ang Diyos. Ano pa ba ang hihigit na kagalakan at kaaliwan kaysa rito? Ang kaaliwan na ibinibigay sa mga nagdadalamhati, ito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ng kaaliwan. At sa Mateo 5:5, papalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa una, mahirap maintindihan ang kahulugan nito. Ang kapakumbabaang ito ay tumutukoy sa mga naligtas, sa mga ipinanganak na muli, sa mga nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kapakumbabaan ay pagkakaroon ng maamong puso. At ang pusong ito ay ang puso ni Kristo. Ang mga naligtas ay tumanggap ng buhay ni Kristo. Noong namatay si Jesus, ang ating mga kasalanan ay napatawad at siya ay nabuhay muli at binigyan tayo ng buhay. Sa unang Pedro 1:3, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Ang kamatayan ni Jesus ang nagpatawad sa ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Ang buhay na nagligtas sa atin ay ang buhay na ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa Juan 12:24, malibang ang buti ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, nagbubunga ng marami. Si Jesus ang buti ng trigo na nahulog mula sa langit patungo sa lupa at namatay. Kaya ang bugtong na anak ay namatay at nagbunga ng maraming anak. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ng kanyang anak. Kaya natanggap natin ang buhay ni Kristo at ang Espiritu ni Kristo. Si Kristo ay nasa loob ng mga taong naligtas. Ano ang una at pinakamahalagang bagay na dapat nating maunawaan pagkatapos nating maligtas? Natanggap natin ang kaligtasan, ipinanganak na tayong muli. Tumanggap ng buhay na walang hanggan, mayroon tayong pag-asa para sa walang hanggang langit. Ngayon, pagkatapos maligtas, bilang isang Kristiyano, dapat tayong mamuhay sa tamang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Ano ang pinaka-importanteng bagay para sa tamang buhay pananampalataya? Mahalagang malaman ang maraming bagay sa Biblia at magsumikap. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang malaman na si Kristo ay nasa loob natin. Si Kristo ay nasa loob natin. Ang mga alagad ay kasama ng Panginoong Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon. Ngunit si Jesus ay aalis na. Namatay si Jesus at nabuhay na muli. At magtutungo na sa Diyos Ama. Ang mga alagad ay labis na nag-aalala at sinabi, "Kung gayon, ano ang aming gagawin kapag umalis na ang Panginoon?" Sinabi ni Jesus, "Makakabuti na ako'y umalis sapagkat kung hindi ako alis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo magpakailanman." Ang tinutukoy na mga aliw ay ang Espiritu ni Kristo. Ang dumating sa laman ay si Jesus, at ang Kristo na naparito sa Espiritu ay ang Espiritu Santo. Kaya sa Roma 8:9, subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo ay iisa.
ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, ang Banal na Espiritu, nariyan ang Espiritu Santo. Kaya sa John 14:20, sa araw ninyo na iyon, malalaman ninyo na ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon, sa araw ng kaligtasan, ano ang susunod nating malalaman? Na ang Panginoon ay nananatili sa atin. Kaya sa 1 Corinto 2:16, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Kung nasa inyo ang Espiritu ni Kristo, nasa inyo ang buhay ni Kristo at ang pag-iisip ni Kristo. Sinasabi sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon, sino na ang nabubuhay sa atin ng mga naligtas? Ang Panginoon ang nabubuhay sa loob natin. Sa 1 Corinto 6:19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Mayroong Espiritu Santo. Kaya ano ang katawan na ito? Dahil naroon ang Banal na Espiritu, ang ating katawan ay templo, isang templo. Nasaan siya? Siya'y nasa ating katawan. Dapat natin itong paniwalaan. Nasa loob natin ang Espiritu Santo. Kahit magpa-X-ray pa tayo, hindi natin makikita. Ito ay sa pumamagitan ng pananampalataya. Kaya may himno, nasa akin ang Banal na Espiritu, hallelujah, siya'y kasama ko. Ang Espiritu Santo ay nasa akin. Jesus, Panginoon ko, ikaw ay nasa loob ng aking puso. May himno na ganito. Kahit na wala tayong anuman sa mundo, tayo ang pinakamasaya sapagkat ang Panginoon kasama natin, di ba? Dapat nating malaman to. Sa pag-aakalang malayo ang Diyos, may mga taong nananalangin habang umaakyat sa bundok na sumisigaw, Panginoon, kung gayon, ano ang sasabihin ng Diyos? Bakit mo ginagawa ito kung siya ay nasa malayo? Kung ganoon, dapat mong gamitin ang pinakamalakas na speaker at tumawag sa Diyos. Ngunit siya ay nasa loob natin. Kaya kahit na mag-isip tayo ng tahimik, naiintindihan niya. Gayunpaman, kung patuloy tayong mag-iisip ng tahimik, ito ay madalas na humahantong sa pag-iisip sa ibang bagay. Kaya mas mabuting manalangin gamit ang ating boses. Kahit ang pinakamaliit na tunog o bulong, alam niya. Nasa loob natin siya. Yan ang pinakamahalagang bagay sa buhay pananampalataya. Minsan, pakiramdam natin parang nandyan ang Panginoon at minsan parang wala. Wala nang mas mahalaga kaysa kay Jesus. Walang anumang bagay sa mundong ito ang maaaring pumalit sa Kanya. May himno na ganito. Ano ang mas mahalaga sa katotohanan na ang Panginoon ay nasa loob natin? Kung ang Panginoon ay nasa loob natin, ayos lang kahit wala tayong anumang bagay. Kahit na tayo ay naghihirap, kahit na tayo ay may sakit at namamatay, ang Panginoon ay nasa loob natin. Ano ang dapat nating katakutan? Kamatayan? Sa mga awit 23:4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Kahit na dumaan sa pinaka madilim na libis ng kamatayan, kasama natin ang Panginoon. At kahit na dumating ang kamatayan, kapag tayo ay dumaan na sa kamatayan, hahawakan ng Panginoon ang ating kamay at sasamahan niya tayo. Ano ang dapat nating katakutan? Nakakatakot ba para sa isang ligtas na tao ang mamatay? Sa awit 116:15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Bakit? Pag-isipan natin ang isang ama na sabik na naghihintay na maipasa ang kanyang malaking mana sa kanyang anak. Kapag nagawa na niya ito, silang dalawa ay parehong mapupuno ng kagalakan. Sa araw ng pagtayo natin sa harapan ng Panginoon, ang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang ipagkaloob sa atin ang walang hanggang kaluwalhatian ng makalangit na kaharian. Bibigyan niya tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya bakit ka natatakot sa kamatayan? Para sa mga ligtas, ang araw ng kamatayan ang pinakamataas na karangalan. Kung naiintindihan mo ito, ang ating makalupang pamilya,
minamahal na kaibigan, mga kasamang mananampalataya. Bagaman ang paghihiwalay ay maaaring magdulot ng pansamantalang kalungkutan, kung ligtas sila, para bang sinasabing, "Humayo ka, susunod kami." Hindi nagkakalayo ang araw ng paghihiwalay at ang araw ng muling pagkikita. Kaya problema ba ito? Hindi eh. May himno, sa muli nating pagkikita, sa muli nating pagkikita sa harap na Jesus. Sa langit, di ba? Nagkikita tayo sa mundong ito. Ngunit ang napakaganda kung makikita sa harap ng Panginoon. Ngayon, unawain natin na ang Panginoon ay nasa loob natin. Sa Mateo 28:20, narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya bago umakyat sa langit, nangako ang Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Mula sa araw ng ating kaligtasan hanggang sa araw ng pagtayo natin sa harap ng Panginoon, siya ay nangako na siya ay palaging kasama natin. Tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Ngunit madalas nating nakakalimutan na siya ay kasama natin, di ba? Ngayon, ang mga tumanggap ng Espiritu ng Panginoon ay dapat ding tumanggap ng kanyang puso. Puso ng Panginoon. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ito'y nagsasabi na magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo. Ang pag-iisip ni Kristo. Mula nang matanggap natin ang buhay ni Jesus at matanggap natin ang Espiritu ni Jesus, dapat taglayin din natin ang pag-iisip ni Jesus, di ba? Tayo ay isinilang bilang makasalanan mula kay Adan. Ano ang natanggap natin? Natanggap natin ang likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Kaya sa Jeremias 17:9, ang puso ay mandaraya kay sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Ang mga ipinanganak mula kay Adan ay makasalanan. Bagamat tayo ay nilikha bilang pinakamahalagang nilalang, ang ating puso ang pinakamandaraya at pinakamasama sa lahat ng bagay. Libu-libong taon ang naagnas ang puso natin. Nasanay sa kasalanan, may likas na kasamaan. Kaya sa pamumuhay natin, gaano karaming mga kasalanan ang ating ginagawa sa pamamagitan ng ating puso, ng ating pag-iisip, salita at kilos. Ito ay hindi maiiwasan. Ang leon ay umuungal, ito'y natural. Ang aso ay tumatahol, aso kasi sila. Bakit tayo nagkakasala? Dahil tayo'y makasalanan. Ang paggawa ng lahat ng uri ng kasalanan ay kaugalian ng mga makasalanan. Natural ito. Walang kakaiba dito. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 15:19, sa puso nagmumula ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pagkikiapid, pagnanakaw, at iba't iba pa. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa puso at nakapagpaparumi sa tao. Hindi mo alam kung gaano karumi ang nasa loob. Pero kung magsusuot ng disenteng damit, magbe-makeup, magandang tingnan sa labas. Pero kumusta naman ang itsura sa loob? Kaya kahit na ang mga Hudyo ay mistulang banal sa kanilang mga panlabas na ginagawa sa relihiyon, Matthew 23:27, kahabag-habag kayo, mga skriba at mga pareseyo. Tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas. Kung pupunta ka sa Israel, makakakita ka ng mga mapuputing libingan. Sa bundok ng mga olibo, may mga puting istruktura, libingan lahat ng mga ito. Hindi ito tulad ng mga burol, sila'y pinaputi. Kaya noong sinabi ni Jesus, tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, pero sa loob, puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Ngunit nang tayo'y ipanganak na muli, hindi lamang natin tinanggap ang buhay ng Diyos at ang Espiritu ni Kristo, kundi ang pag-iisip ni Kristo ay nabuo din sa atin. Si Kristo'y dumating. Kaya't paanong hindi tinataglay ang pag-iisip ni Kristo? Ang isip ni Kristo. Kaya sa Filipos 2:5,
magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. At sa Galatia 4:19, sinabi ni Pablo sa mga banal sa Galatia, "Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng pagkakanak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo." Pagbuo sa larawan ni Kristo. Ibig sabihin, mahubog yung katangian ni Kristo. Ang katangian ni Kristo ay dapat na mabuo sa buhay natin, paunti-unti, pa isa-isa. Hindi ba dapat ang mga Kristiyano ay lalong maging katulad ni Kristo? Sa Mateo 5:48, "Kayo ngay maging mga sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal." Paano tayo magiging sakdal tulad ng ating Ama sa langit? Dahil sa ang Diyos ay sakdal, kung ang isang ama ay isang mahusay na ama, hindi niya sasabihin, "Okay lang na maging kagaya kita, kalahati lang." Hindi, sasabihin niya, "Dapat maging katulad ka man lang sa akin. Walang kulang." Kaya sa 2 Pedro 1:4, "Maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos." Si Jesus din ay dumaan sa proseso ng paglago. Lumago si Jesus sa karunungan, pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao, sabi sa Lucas. Kahit si Jesus ay dumaan sa proseso ng paglago, paunti-unti pa isa-isa. Nang bata pa tayo, kahit na anong damputin natin, kinakain natin. Hindi tayo nahihiya kahit nakahubad. Pero sa paglaki natin, natututo tayo na magbihis. Iniisip natin kung ano ang gusto o hindi gusto ng iba. Tayo nagiging maingat at iba pa. Paunti-unti, pa isa-isa. Nang ang ating panloob na pagkatao ay naligtas, si Kristo ay pumasok sa loob natin. At ang larawan ni Kristo na nasa loob natin ay unti-unting nabubuo. Kaya sa Efeso 4:13, "Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo." Ngayon, habang pinag-aaralan natin ang Biblia, makakarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay magbabago tungo sa isang ganap na tao. Habang lumalaki ang bawat isa, ang iglesia naman ay lumalago. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. May iba na kumikilos at nagsasalita ng walang ingat, gaya ng batang matigas ang ulo. Hindi sila nahihiya. Anong klase ng Kristiyanong pamumuhay ito? Mayroong mga Kristiyanong kumikilos ng ganito. Sila'y kumikilos, nagsasalita, nanunumpa, nagagalit, nakikipag-away at sumusunod sa mga pagdanasa katulad ng mga tao sa mundo. Anong pinagkaiba? Ito ay kung si Kristo ba ay nasa kanila o wala. Sa makatawid, kung ang buhay ni Kristo at ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin, dapat tayong maging gaya ni Kristo ng higit pa. Paunti-unti, pa isa-isa. Kaya sa 2 Corinto 5:17, "Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kung ako ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa akin. At ang taong ito ay bagong nilalang." Ito ang pagkakaisa kay Kristo. Tayo ay pinag-isa sa kamatayan ng Panginoon. Tayo ay pinag-isa sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At tayo ay iisa sa Panginoon. Kaya sa 2 Corinto 6:17, "Siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu kasama niya. Tayo at ang Panginoon ay naging isa. Kapag ang bakal ay inilagay sa apoy, ang bakal nagiging pula. Ang bakal at apoy nagiging isa. Ang Panginoon nasa atin, tayo'y nasa Panginoon. At ang Panginoon at ang ating espiritu ay hindi na mapaghihiwalay." Ito'y mahiwaga, subalit totoo. Kung hindi mo ito maintindihan, paniwalaan mo na lang ito. Oo, ang Panginoon nasa akin. Kaya paano ako makakakilos ng walang ingat kung ang Panginoon ay nasa akin? Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Dahil tayo ay naging isa sa Panginoon, tayo ay naging bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang Panginoon ay naparito sa atin at ginawa tayong bagong tao. Kailangan nating maging bagong tao upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa.
hindi tayo makakapasok sa bagong langit at bagong lupa bilang isang lumang tao. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na magiging malaanghel ka agad tayo. Tayo'y naging anak ng Diyos at mayroon tayong Espiritu ni Kristo. At mayroon ding pagnanasa na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang ating pananampalataya ay lumalago ng higit pa. At habang lumalago tayo, mas nagiging katulad tayo ng Panginoon. Alam niyo ba? Kailangan nating maging ganito. Ang iba ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling kalooban. Nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling kalooban. At pagkatapos, sinasabi nila, tao lang ako. Paano ako mabubuhay para lamang sa kalooban ng Diyos? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Oo, tayong mga naligtas ay tao, subalit anak din tayo ng Diyos. Meron tayong pag-asa sa langit. Tayo ay mga taong merong Espiritu ni Kristo. Sa 2 Corinto 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo nabigo sa pagsubok? Ibig sabihin, oo, ikaw ay naniniwala. Ngunit, siyasatin mo ang iyong pananampalataya kung ito ba ay tunay na pananampalataya na kinikilala o tinatanggap ng Diyos. Kung paanong tayo ay nagpapa-check up upang tingnan kung malusog ba tayo o hindi, ang ating pananampalataya din naman ay kailangan nating suriin sa pamamagitan ng salita. Yamang ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita, kailangan nating suriin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita upang tingnan kung nabuo ba ang pananampalatayang yun sa atin. Kailangan nating isaalang-alang ang bawat bagay pa isa-isa. Napatawad na ba ang iyong mga kasalanan ayon sa Biblia? Naligtas ka na ba ayon sa Biblia? Naging anak ka na ba ng Diyos ayon sa Biblia? Tinanggap mo ba talaga ang Espiritu Santo ayon sa Biblia? Suriin kung ang Panginoon ba talaga ay nasa iyong puso. Sabi dito, siyasatin ninyo ang inyong pananampalataya. Ang importanteng bagay ay, si Kristo ba ay nasa inyo? Dapat nating alamin ito. Kung si Kristo ay wala sa iyo, ikaw ay nabigo sa pagsubok. Ikaw ay isang inabandonang tao sa harap ng Diyos. Ngayon, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Kaya ano ang ating gagawin kung si Kristo ay nasa atin? Tayo ay dapat lalo na maging katulad ni Kristo. Ang ating mga kaisipan, mga salita at mga gawa ay dapat lalong maging gaya ng sa Panginoon. Hindi ito perpekto, subalit tayo ay nagiging gaya ng Panginoon ng higit at higit pa. At sa pagdating ng Panginoon, ang katawang ito ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Sa proseso ng pagiging kuligtig, ang uod ay unti-unting nababago sa loob ng 7 taon. Nalalaglag ang balat nito, nagiging isang kuliglig at lumilipad papalayo. Mayroong mga larva ng tutubi sa tabi ng damo ng tubig. Kinalaunan, sila'y nagiging tutubi at lumilipad papalayo. Tama ba? Tulad ng isang maruming insekto na unti-unti nababago at nagiging isang paru-paro at lumilipad papalayo, ang ating ding kaisipan, sa loobin at buhay ay dapat na paunti-unting mabago. Kung walang pagbabago kahit na lumipas na ang 3, 5, o 10 taon mula nang ikaw ay maligtas, abay may mali. Kailangang suriin ang pangunahing bagay, yung pundasyon. Maaring ang espiritu ay patay. Sinasabi nila okay lang daw kahit anong mangyari. Umaattend sila sa church, kumakanta ng mga himno at nananalangin ng mabuti. At iniisip nila na ito ay isang maayos na relihiyosong buhay. Ito ba isang maayos na relihiyosong buhay? Maraming tao ang nagsisimba sa simbahan nila at gumagawa ng higit pa kaysa riyan. Ang mga Muslim ay naglilingkod kay Allah at nananalangin ng 7 beses sa isang araw. Alam nyo ba? Nakakamangha sila. Handa silang mamatay para kay Allah. Ang mga tao, yung mga Buddhist, sila ay gumagawa ng Buddha na hindi naman buhay at yumuyuko dito. Grabe ang kanilang katapatan. Anong relihiyon ng Kristiyanismo? Hindi ito relihiyon.
Ito ay buhay. Ang buhay ni Kristo at ang pagkatao ni Kristo ay dapat maunawaan sa loob natin. Kung ang mga salitang ito ng Biblia ay tunay na pinaniniwalaan sa ating puso, dapat makita ito sa buhay natin. Sinabi ni Jesus, naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Si Jesus ay ipinanganak ayon sa mga salita na nakasulat sa lumang tipan at nabuhay at namatay ayon sa mga salita. Muling nabuhay ayon sa mga salita. Umakyat sa langit ayon sa mga salita at muling babalik ayon sa mga salita. Siya ay ang salita na naging tao. Kung tayo ay naligtas, ang salita ay dapat na nagbubunga sa loob natin at paunti-unting nagbabago sa ating puso at buhay. Upang sa pamamagitan ng ating katawan, mahayag din ang Panginoon. Ito ang pagbuo sa larawan ni Kristo. At ang Panginoon ay maamo. Panginoon ay maamo. Tingnan natin sa Mateo chapter 11 verse 29. Matthew chapter 11 verse 29. Matthew 11:29. Basahin po natin. Pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sinabi ni Jesus, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Sinabi mismo ni Jesus, pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ngayon, kung ang mga naligtas ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon at ng puso ng Panginoon, dapat silang matuto sa Panginoon. Tayo ay dapat maging tulad ng Panginoon. Gaya ng Panginoon, ang katangian ni Kristo ay dapat na mabuo sa loob natin. Dapat mas lalo pa nating tularan ang kaamuan at kapakumbabaan ng Panginoon. Dapat nating tularan yung kanyang katangian. Ang pinakadakilang manggagawa ng Diyos sa panahon ng lumang tipan ay ang propetang si Moses. Si Moses ang gumabay sa mga Israelita palabas sa Ehipto. At pinatnubayan niya sila sa ilang. At sa mga bilang, chapter 12 verse 3, sinabi ng Diyos, ang lalaki ngang si Moses ang napakaamo higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Sinabi dito na si Moises ay napakaamo higit kaysa lahat ng mga tao sa lupa. Mapagpakumbaba. Kinabayan niya ang mga Israelita palabas sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan. Ito ay larawan ni Jesus na nagligtas sa atin mula sa impyerno. At ang 40 taong pamumuhay sa ilang ay naglalarawan sa ating pamumuhay Kristiyano. Ang buhay sa ilang ay preparasyon para sa mga Israelita para upang makapasok sa lupain ng Kanaan. Ang Kanaan ay larawan ng walang hanggang langit. Si Moises ay isang larawan ni Kristo. At ang mga Israelita na lumabas mula sa Ehipto ay larawan ng mga naligtas na banal. Kaya ang pinakamaamong tao sa lumang tipan ay si Moises. Ano ang ibig sabihin ng salitang mapagpakumbaba? Si Moises ay anak na babae ng Paraon, di ba? Siya ay taong pwedeng magtamasa ng lahat ng kayamanan sa Ehipto. Siya ay isang tao na sinanay na mabuti sa mga pamamaraan ng Ehipto. Siya pwede niyang tamasahin ang lahat ng karangyaan sa Ehipto. Siya isang tao na pwedeng maging hari. Ngunit itinapon niya ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan. Kaya sa Hebreo chapter 12, 11 verse 24,
Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Tinanggihan niya ang mabuting kapalaran na ibinigay sa kanya. Napinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Inilarawan niya ang pananatili niya sa palasyo habang nabubuhay yung mga Israelita bilang alipin na pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Pinili niya ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. At kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Alam niya na may walang hanggang kaluwalhati ang ibibigay ang Diyos, at alam niya na ito ay higit na dakila kaysa anumang kayamanan sa Ehipto, kaysa maging hari ng Ehipto. Kaya nagawa niyang isuko ang lahat. Sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ng gantimpala. Si Jesus ay tunay na maamo at mapagpakumbaba. Sinabi niya, "Pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin. Ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ipinanganak tayo na may likas na kasamaan, kaya nakakagawa tayo ng mga kasalanan mula sa kapanganakan. Tulad nito, silang ipinanganak na muli ay tumanggap ng bagong buhay at bagong likas. At ang Espiritu ni Kristo ay pumasok sa atin. Kaya natural lang. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya ngayon ang banal na Espiritu sa loob natin ay tumutulong sa atin na maging higit na katulad ng Panginoon. Tinutulungan niya tayo na ang ating pag-iisip, buhay, kilos at salita ay maging higit na katulad ng Panginoon. Dapat natin itong maranasan ng paunti-unti." Kaya sa Efeso 4:15, "Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya." Ayon sa verse na ito, humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya. Kaya ang kaamuan ay ang puso ng Panginoon at puso ng isang ligtas na Kristiyano. Itong kaamuan, ito ang puso ng ating Panginoon. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ito ay kaligtasan. Ito ang puso ng mapagpakumbabang Kristiyano na naligtas. Nang maunawaan ko ito sa Biblia, hindi ko ito masabi sa mga salita. Dahil ito ay isang hindi kapanipaniwalang bagay na ang Panginoon ay nasa akin. Tinanggap ni Jacob ang pagpapala ng pagkapanganay. Gayunpaman, nang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Esau ay nawalan ng karapatan sa pagkapanganay, pinagtangkaan niyang patayin si Jacob. Kaya nga si Jacob ay tumakas. Siya ay pumunta sa lugar ng kanyang tiyuhin. Umalis siya sa bahay sa unang pagkakataon. Kailangan niyang dumaan sa ilang ng Beersheba at harapin ang malamig na hangin. Tuwing gabi, malamig. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan. Nahiga siya roon upang matulog. Hindi natin alam kung kumain ba siya ng hapunan sa oras na iyon o hindi. Ngunit marahil ay inisip niya na may pagluha sa kanyang mga mata. Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Nakaramdam siya ng pangungulila, kalungkutan at takot nang marinig niya ang mga huli ng mga hayop sa paligid. Ngunit siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. At mula sa lugar na iyon, sa itaas, narinig ang tinig ng Diyos, "Alamin mo na ako'y kasama mo. Iingatan kita saan ka man pumunta. Ano man ang iyong ginagawa, saan ka man pumunta, ako'y kasama mo." Siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot ang lugar na ito, ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos, ito ang pintuan ng langit. Ito'y nagpapahiwatig na ang Diyos ay kasama niya." Ngayong natanggap niya ang pagpapala ng Diyos, may pangako na sasamahan siya ng Diyos saan man siya pumunta.
ang Diyos ay kasama niya. Kaya sumampalataya si Jacob sa pangako na ang Panginoon ay sasamahan siya anuman ang kanyang ginagawa o saan man siya pumunta. Yun ay pananampalataya. Siya'y namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangako ng Diyos ay naganap sa kanya. Pagkatapos nating maligtas, hindi mahalaga kung tayo ay mahirap, nag-iisa o binabaliwala ng mga tao. Dahil ang Panginoon ay kasama natin. Nangako ang Panginoon na makakasama natin siya saan man tayo pumunta. Siya'y makakasama natin anuman ang ginagawa natin hanggang sa katapusan ng mundo. At ang pananampalataya sa pangakong ito ay pamumuhay sa pananampalataya. Sabihin natin kapag nasa church ka, nagpupuri at nananalangin, pakiramdam mo ay kasama mo ang Panginoon. Ngunit paglabas mo sa church, namumuhay ka ayon sa gusto mo. Anong uri ng buhay pananampalataya ito? Hindi ito buhay pananampalataya. Ito ay isang relihiyosong buhay na ginagawa ng mga relihiyosong tao sa lahat ng relihiyon. Hinahamak mo ba ang Panginoon? Ang Diyos ba ay nasa church na? Hindi. Nasaan ka man, anuman ang iyong ginagawa sa bahay man o sa trabaho, sa lahat ng lugar, ang Panginoon ay kasama mo. Bilang isang Kristiyano, dapat mong ipakita na ikaw ay isang Kristiyano sa pamamagitan ng iyong puso, pag-iisip at pagkilos. Kung titingnan mo ang kahulugan ng salitang maamo sa diksyonary, makikita mo ang iba't ibang kahulugan tulad ng mahinahon, masunurin, mabait, mahabagin. Gayunpaman, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa kaamuan. Ang kaamuan na binanggit ng Panginoon ay ang katangian ni Kristo na itinanim ng Diyos sa mga ligtas sa pamamagitan ng biyaya at ng Espiritu Santo. Ito ang puso ni Kristo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ang pag-aralan ng higit at higit pa ang Panginoon na maamo at mapagpakumbaba ay nangangahulugang tularan siya ng higit at higit pa. Tingnan natin sa Isaiah 53 verse 7. Isaiah 53 verse 7. Verse 7. Basahin natin ng sabay-sabay. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ang aklat ng Isaiah ay tumutukoy kay Jesus. Isinulat ito noong 700 BC. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gaano ba kalaki ang pag-uusig na dinanas ni Jesus? Si Jesus ay binaliwala, kinasuklaman, tinugis ng mga Israelita na pinili ng Diyos. At pagkatapos hatulan ng kamatayan, ang inosenteng si Jesus, siya'y hinagupit ng mga latigo, dinuraan ng mga sundalong Romano, sinampal sa mukha at hinampas sa ulo. Dinanas niya ang lahat ng uri ng kahirapan. Siya'y hinagupit, natumba habang pasan-pasan ng krus, at kinaladkad palayo at ipinako sa krus. Lahat ng kahihiyan at sakit na yon ay kanyang dinanas. Siya ang banal na kapantay ng Diyos na tagapaglikha at hari ng mga hari. Ngunit bakit siya nagdusa ng labis? Trinato na parang isang kahabag-habag na makasalanan at namatay. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ipinagtanggol ni Pilato si Jesus ng 3 beses na sinasabing siya'y walang kasalanan. Ngunit nagsigawan ng mga Israelita. Sinabi nila, patayin siya at ipako sa krus. Sinubukan ni Pilato na ipagtanggol si Jesus. Sinabi ni Jesus, anong kasalanan ang nagawa ko? Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nagdahilan. Nagtaka si Pilato. Dapat sabihin niyang wala akong kasalanan. Pero bakit wala siyang sinasabing kahit ano? Walang pakialam si Jesus
kung dinuraan ang kanyang mukha, o kung siya man ay sinampal sa pisngi, o hinampas ng kahoy sa ulo. Siya ay kinaladkad, binugbog at ipinako sa krus ng walang pagtutol. Hindi siya lumaban. Siya ay gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit ay pipi. Kapag ang baka dinadala sa katayan, nagpupumiglas sila. Ginagawa nila ang kanilang makakaya para wag sumunod. Pagkatapos ay hinahampas ng butcher ang ulo ng palakol. Pagkatapos babagsak sa lupa. Alam ng mga tupa kung kailan sila malapit ng mamatay. Alam din ng ibang hayop na sila'y mamamatay. Nung bata pa ako, mayroon kaming aso sa bahay. Isang araw, sabi ng nanay ko, ibenta na natin ang asong ito sa araw ng palengke. Pagkatapos, yung aso tumakbo, nagtago doon sa ilalim ng palapag at hindi na lumabas. Alam ng aso ang mangyayari, nagagawin siyang pangulam. Nakita ko ang isang tupa na kinakatay. Sabi ng isang taong nakilala ko sa China, kumain tayo ng karne ng tupa. Inalok niya ako na tuturuan daw niya ako kung paano kumatay ng tupa. Ang tupa medyo malaki. At itinali niya ang mga paa ng tupa. At nagdala siya ng isang malaking planggana at inilagay sa ilalim ng ulo. Nang saksakin ng kutsilyo ang liig nito, kumagos ang dugo. Ngunit dumaing lamang ito ng kaunti at lumuha. Pagkatapos ay namatay. Yun lang. Ang ibang uri ng hayop, hindi ganun. Hindi ganun ang ibang hayop. Nakita ko rin ang balahibo ng tupa na ginugupitan ng makina. Habang ginugupit ang balahibo ng tupa, aksidente na sugatan ang balat nito at dumaloy ang dugo. Ngunit nanatili lang na tahimik yung tupa. Hindi ito kumibo. Ito ay nanatiling tahimik ng walang pagtutol. Nang ang balahibong iyon ay nagupitan, tuluyan na itong umalis sa lugar. Gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Nilikha ng Diyos sa mga tupa na ganoon upang ipaliwanag si Jesus. Yan ay kaamuan, alam mo ba? Bagamat pinakitunguhan siya ng mali. Sa unang Pedro 2:23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Kahit na siya'y inalupasta ng mga tao, hindi siya gumanti. Siya'y nagdusa. Hindi siya nagsalita ng, hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Hindi. Sa halip, siya'y tumahimik at hindi ibinuka ang kanyang bibig. Bakit? Dahil ito'y kalooban ng Diyos na tiisin ni Jesus ang kahihiyan at pagdurusa at mamatay sa krus alang-alang sa mga makasalanan. Narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbo ng aklat na susulat tungkol sa akin, nakapangako sa lumang tipan na si Jesucristo ay mamamatay sa ganoong paraan gaya ng kordero upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay ay nagsabi, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, may kapangyarihan akong kunin ito. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dahil sa ang katawan ni Jesus ay kagaya ng sa atin, hindi niya nais ang kahihiyan at sakit sa krus. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Upang magawa ang kalooban ng Ama, ang unang bagay ay ang lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya'y namatay sa krus. Kaya walang dapat na ireklamo dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ganyan ang maamong puso yung nagrereklamo. Sa Filipos 2:8, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili
at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Siya nakapantay ng lumikha ay iniwan ang kanyang tahanan. Hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Bilang tao, si Jesus ay hindi isang tao, siya ang Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos, subalit siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Yan ang kaamuan na sinasabi sa Biblia. Ang kaamuan at kapakumbabaan, pareho lang. Ang kanyang posisyon ay ang lubos na sumunod sa Diyos, ang pag-uugali ng Panginoon na sumunod hanggang kamatayan, anuman ang kahirapan at kapighatian, ito'y kapakumbabaan. Tayo din, dapat sumunod sa mga yapak ng Panginoon na taglay ang kanyang maamong puso. Ang puso na lubos ang sumusunod sa kalooban ng Diyos nang walang pagrereklamo. Kahit nasa gitna ng anumang kahirapan o kapighatian, naiintindihan po ba ninyo? Natutunan ko dito sa Biblia na ito ang tinutukoy na kapakumbabaan. Tayo ay dapat na sumunod sa mga yapak ng Panginoon, taglay ang kanyang maamong puso. Sumunod sa kalooban ng Diyos nang walang pagrereklamo. Kaya sa unang Pedro 4 verse 1 at 2, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ay nagdusa para sa atin hanggang sa kamatayan sa krus. Nang gayong pag-iisip, kung paanong si Jesus ay nagdusa hanggang sa kamatayan para iligtas tayo, tayo din kailangan magdusa kagaya ni Jesus upang magawa ang kalooban ng Diyos. Mamuhay ayon sa salita ng Panginoon, ipangaral ang Ebanghelyo. Ano ang sandatahan ninyo? Ang inyong sarili. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sa digmaan at labanan, kung ikaw ay magsusuot ng baluti, kahit na ang mga pana ay lumipad sa iyo, hindi ito tatagos sa puso mo. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman tapos na sa kasalanan. Kung makakaranas tayo ng mga paghihirap ayon sa kalooban ng Diyos, mabubuhay tayo na hindi nagkakasala. Sinasabi ng mga tao, mayroon tayong laman. Posible ba na mamuhay ng hindi nagkakasala? Kung ganon, sinabi bang patuloy tayo magkasala? Sa unang Juan 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Hindi ito nangangahulugan na kailanman ay hindi na tayo makakagawa ng kasalanan, kundi hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng mga nakasanayang kasalanan. Dapat unti-unti tayo maging katulad ng Panginoon. Sa gayon, pwede tayong mabuhay ng halos hindi na nagkakasala. Kailangan pa talaga nating magkasala? Dapat ba nating dayain ang ating konsensya, magsinungaling, at gumawa ng mga masasamang bagay? Ang ating buhay ay dapat na mabago. Sinabi rin ni Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Sa Galatia 5:17, ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Mayroong paglalaban sa pagitan ng banal na Espiritu at ng laman. Sa unang Pedro 2:11, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Dapat nating daigin ang laman sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa unang Pedro 4:19,
Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipinagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Kung paano ang Panginoon ay nagdusa hanggang sa kamatayan at ipinagkatiwala ang kanyang kaluluwa sa Ama, tayo din ay magdurusa hanggang kamatayan at mabubuhay para sa kalooban ng Diyos. Kaya kayong lahat, natatakot ba kayo na makatanggap ng kahirapan? Kinapupuotan ba ninyo ito? Kinapupuotan ba ninyo? Ang Panginoon ay kasama natin habang tayo ay nagdurusa. At habang tayo ay nagdurusa, tayo ay natututo sa Panginoon at nagiging kagaya niya. Sa 2 Korinto 4:17, magaan at panandaliang kapighatian. Ang ating pagdurusa, panandalian lamang. At pagkatapos, may walang hanggang kaluwalhatian. Sa Roma 8:17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Gaano ba kahalaga ang kahirapan? Kaya dapat nating maunawaan na ang kapakumbabaan ay tumutukoy sa pusong tahimik na sumusunod kahit na anong hirap at pagsubok. Tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Subalit kung ayaw nating sumunod, ayaw natin, anong klaseng kaamuan yan? Hindi yan kaamuan. Ang gusto ng ating katawan ay mamuhay ayon sa gusto nito. Kapag ang isang taong ligtas ay nakikinig sa salita ng Diyos, sinasabi niya, "Oo, amen. Dapat akong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dapat kong suklian ang biyaya ng Diyos." Tayo ay may ganyang puso. Natural yan. Subalit, pagkaraan ng ilang sandali, pagbukas ng pinto ng church, pagbaba sa hagdan, iniisip mo, kailangan ko ba talagang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? At paglabas sa kalsada, ikaw ay nagsasabi, tinanggap ko na ang kapatawaran ng aking mga kasalanan. Hindi na ako pupunta sa impyerno. Kaya ayos lang siguro. Ligtas naman ako. At sa paglayo mo pa, ano naman ngayon kung wala akong gantimpala? Kahit sa likod lang ng langit, okay lang. At may dumaan na, kapag may dumaan na magandang sasakyan, iniisip mo, nakakaingit naman, Tesla ba yun? Kapag nagkaroon ng, ako ng kaunting pera, bibili din ako ng ganyan. Kapag may nagsusuot ng magandang damit, iniisip mo, wow, ang ganda naman. Napakarami mong kinainggitan. Kapag nakita mo ang magandang bahay, iniisip mo, ah, gusto ko rin tumira sa ganyang bahay. Ang Panginoon naghanda ng walang hanggang bahay para sa atin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kaya ano ang iyong kinainggitan? Inaawit ninyo ang isang himno kanina, di ba? Kapag nakikita mo ang kayamanan at kaluwalhatian sa mundong ito, isipin mo ang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yan yung sinabi doon sa himno. Kinanta ninyo ang himnong ito kanina, di ba? Kahit na makita natin ang lahat ng kayamanan sa mundo, dapat may puso tayo na baliwalain ito. Ang mga ito'y parang sirang laruan. Lahat ng ito'y dilipas pagkaraan ng ilang sandali. Nangako sa atin ang Diyos ng isang walang hanggan at maluwalhating gantimpala. Tayo ay nagtitiis para doon. Alam mo ba kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng pagdurusa? Upang tayo ay maging karapat-dapat sa kaluwalhatian na iyon. Kaya gaano ba kabuti ang pagdurusa? Gaano ba nagdusa ang Panginoon nang hindi makatarungan? Paano naman ang mga apostol ng Panginoon? Kaya sa 1 Korinto 13 verse 4, nagsasabi tungkol sa pag-ibig, ang pag-ibig ay matiisin. Gaano ba katagal ang Diyos nagtiis? Gaano ba katagal nagtitiis si Jesus? Ang pag-ibig ay magandang loob at ang kapakumbabaan ay ang tahimik na sumusunod. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog.
Ang ibang Kristiyano, makagawa lang ng ilang maliit na bagay, nagyayabang na. Ang kayabangan ay hindi kapakumbabaan. May magawa lang kaunti, nagmamalaki na. Ang mapagmataas na tao ay hindi magkakaroon ng isang maamong puso. Ang taong inuuna ang sariling kapakanan, hindi mapagpakumbaba. Nabubuhay ba tayo para sa ating sariling kasiyahan at kapakanan? Dapat nating isipin, paano ko bibigyang lugod ang Panginoon? Paano ko gagawin ang kalooban ng Diyos? Naiinggit ka ba sa sanlibutan? Paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung ang ginagawa natin ay ang gusto ng katawan natin? Paano mo may pagmamalaki na ikaw ay nagdurusa para sa Panginoon? Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Kung mamamatay ako, kasama ng Panginoon. Mabubuhay akong kasama niya. At ang pag-ibig ay hindi mayayamutin. Hindi mayayamutin. Subalit kung nagagalit tayo, nakikipag-away at napupuot sa iba, hindi ito kapakumbabaan. Hindi siya isang tupa, kundi leon. Ipinakilala ni Juan na tagapagbautismo si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sinabi niya, ang nakita ang babaan ng Espiritu ay manatili sa kanya, maaaring may kalapati sa ibabaw ng ulo ng tupa. Gayunpaman, kung ang tupa ay biglang naging mabangis tulad ng tigre o leon, ang kalapati ay magugulat at dilipad. Ang mga taong nagsasabi na ligtas na sila, subalit sila ay madaling magalit, napupuot sa iba, isinusumpa ang ibang tao, nakikipag-away, nananakit ng iba, ito ba ay kapakumbabaan? Hindi ito kapakumbabaan. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Ang kapakumbabaan ay ang pagtitiis. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin. Ang mapagpakumbaba ay hindi nakikipag-away. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Ito ang katangian ni Kristo. Sa 1 Korinto 13:4-7, ito ang kahulugan ng pag-ibig. Si Kristo ay gaya nito. Sa Colossians chapter 3, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kahit naligtas na tayo, subalit ang sukat ng ating pananampalataya ay magkakaiba. Habang ang ilan ay lumago na sa pananampalataya, mayroon ding mga bata pa na bagong ligtas lamang. May mga taong nagsasabing ligtas na sila, ngunit hindi pa rin sigurado. Mayroong maraming iba't ibang uri ng mga mananampalataya, ngunit nakikisama ka lang ba sa ilang mga tao? Sa mga tao na may gusto lang sa iyo? Hindi. Sabi ng Biblia, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Ito ang kapakumbabaan. Ibig bang sabihin ito na magkakaroon sila ng lupa sa mundong ito? Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa? Hindi, ito ay tumutukoy sa walang hanggang mana na ibibigay ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Kaya sa Apokalipsis 21:1, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Ito ay isang walang hanggang mana sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa mundong ito, ang mga masasamang tao ay nangaagaw ng mga lupain, ang masasama ay mayayaman at masasagana. Kaya sinasabi sa Job 21:7, bakit nabubuhay ang masama? Tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan. Sinabi sa verse 10-13, ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol nila at sila'y payapang bumababa sa Sheol.
sila ay gaya ng mga pinatabang baboy para sa handaan. Kaya maingit ba kayo sa kanila? Tingnan natin sa mga awit. Mga awit. 37. Verse 7. Mga awit 37, verse 7 at 8. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad Niya. Dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. At sa verse 9 hanggang 11, sapagkat ang masama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Gayon may sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya'y wala roon. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganahan. Matyaga kang maghintay sa Kanya, huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad Niya, dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Panginoon, bakit ang masama at mga tuso ay namumuhay ng maayos? Bakit ganito ang nangyayari? Sinabi sa Awit 73 verse 2 at 3, ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng nadulas, sapagkat ako'y nainggit sa palalo. Aking nakita ang kaginhawaan ng masama. Sinabi Niya, bagaman ako ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, marami ako mga pagdurusa at pagsubok. Pero yung mga masasama namumuhay ng maayos. Wala silang kaparusahan mula sa Diyos. Bakit? Sa verse 17, hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos, saka ako naunawaan ang kanilang katapusan. Ano ang kanyang naunawaan? Ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Kaya sinabi ni Abraham sa mayamang lalaki na napunta sa impyerno, kalalahanin mo na sa iyong buhay, tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Kaya mga kapatid, huwag kayong maingit sa mga taong nasisiyahan sa mga makamundong bagay dahil pagkaraan ng ilang sandali, mapupunta sila sa impyerno at doon sila magdurusa ng walang hanggan. Ngunit may nagrereklamo pa rin na nagsasabi, sinisikap kong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, pero bakit marami pa rin mga pagdurusa sa buhay ko? Kung gayon, bakit ba si Job nagkaroon ng maraming pagdurusa? Kahit na siya ay sumasamba sa Diyos ng mabuti. Ang mga naghihintay sa Panginoon, ang mga nabubuhay ng may pag-asa sa Diyos. Ang maamo na sumusunod sa salita ng Diyos ay magmamana ng lupain. Anong lupain? Ito ay ang lupain doon sa bagong langit at bagong lupa na walang hanggan. Kaya basahin natin sa verse 18, Awit 37 verse 18, nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Ang isang taong walang kapintasan, maamo at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Ang manang ibinigay sa atin ng Diyos ay isang walang hanggan at maluwalhating mana. Sa Hebreo 10:34, tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Noon, hinuhuli at pinapatay ng simbahang katoliko ang mga Kristiyano kung hindi sila maniniwala sa doktrinang katoliko. Sinusunog nila ang mga Kristiyano at ang pag-aari ng mga ligtas na Kristiyano ay pinaghahati-hatian ng simbahan. Ito ay talagang nangyari. Tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Palibhasa inyong nalamang mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Bakit sila nagagalak kahit lahat ng mayroon sila ay inagaw sa kanila? Dahil binigyan sila ng Diyos ng mas mabuti at mas tumatagal na mana. Kaya, sige, inyo na yan. Mayroong isang himno na isinulat si Martin Luther.
The body may kill, God's truth abided still. His kingdom is forever. Kung gusto niyong kunin ang lahat ng pag-aari ko, sa inyo na. Mayroon akong walang hanggang pag-aari. Kaya may ganitong klase ng himno. Kaya kahit na kunin nila ang lahat ng ating pag-aari, mayroon tayong walang hanggang pag-aari. Kaya mga kapatid, huwag ninyong ipagdamdam kung minsan ay nawawala ang inyong kayamanan habang nabubuhay kayo para sa kalooban ng Diyos. Gagantimpalaan kayo ng Diyos ng mas mabubuting bagay. Gagantimpalaan kayo ng Diyos sa mundong ito at bibigyan kayo ng mga bagay na walang hanggan. Mawala man ang lahat, ang Panginoon ay nasa atin at ang ating pamana ay ang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, mamanahin nila ang lupa. Kaya ipinangako na ang walang hanggan at maluwalhating mana ng Diyos ay ibibigay sa mga tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabigin naming Amang Diyos na nasa langit, ang aming katawan at kaluluwa ay kapwa tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya kami ay pag-aari na ng Panginoon. Ngayon, naway makapamuhay kami sa aming natitirang mga araw ayon sa kalooban ng Diyos. Pinag-isipan namin sa oras na ito ang tungkol sa mga mapapalad, ang tungkol sa mapagpakumbaba. Pakiusap, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba gaya ninyo at mamuhay ng tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos at banal na kalooban ng Diyos sa kabila ng maraming mga kahirapan, pagsubok at pagdurusa. At nawa, pamunuan mo ang aming mga puso at buhay upang mabuhay kami sa natitirang bahagi ng aming buhay sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.